hulap na tinatawag. Kita niyo pa. Dilim eh. Tayo. Guys, papalit kami ng burlap sa cargo hold. Yung jackpot namin ni Sir Romin eh, Sir Romin. Ito yung burlap na tinatawag. Isang uri ng fabric. Yan, burlap. Ilalagay namin to sa cover ng bilge para hindi makapasok yung mga kargada sa bilge. Yan, naputol na yan. Ang isang metro yan. Nakuha si Sir Romy ng seawater kasi ititesting din namin yung water ingress alam sa mga cargo hold. Yeah. Yung mga burlap nandyan, yung tubig. Sige, Sir Romy, banat! Let's do this! Banat! Tapos ibabasa ko sa kanya yung balde kasi iaar niya na ya, iaar niya na papunta sa pinakababa. Heidi! Yan guys, bababa na rin ako. Ilaw tayo. Let's G. Madilim. Baba tayo guys. Ito yung Australian ladder na tinatawag. Paikot. Kita nyo pa. Madilim eh. Ito yung Australian ladder na tinatawag. Yan guys, ito yung cover ng ano, ng bilge. Tapos kung nakikita nyo, sira na yung burlap. Ang nakasira nito yung bulldozer. Yan, papalitan namin yan para pag nilagyan na ulit ng bagong kargada, hindi mapupunta sa bilge yung kargada. Ayan, ganito yung mga kargada namin mga men. Ayan. 4. Kaya tanggal ni Sir Romin yung bolt. Ayan. Siguro na-imagine nyo naman kung walang burlap tapos lalagyan ng kargada, syempre may butas, dediretso sa bilge. Tava. Palitan namin yan. 1, 2, sesame. Yan yung bilge. Sir, sir, ito na start number 3 port side, sir. Yan, itinawag ni Sir Romy na i-on yung bilge pump para higupin yung mga tubig na nandun. Yan guys, ito na yung ano, cover ng bilge. Yan. Ilalagay na ni Sir Romin yung ano, bagong burlap. Okay, banat sir. Yan, detalye niya na. Simpleng nut lang. Ang importante ma-permis lang siya. Yon. Okay na. Guys, nga pala madilim dito ah. Yung ilaw mo lang talaga is yung headlight tapos sa flashlight. Walang kailaw-ilaw. Yan. Yun. Nabalot na. Nabalot na yung bilge cover. Oh, di ba? Ayan na siya, men. Parang na siyang nabalutan ng abaka. Yan yung burlap na tinatawag. So, kapag nilagay namin ito mamaya,
wala na yung mga butas, hindi na malalagyan ng ano, ng kargada sa beach. Alright, lilinisan natin yung mga gilid-gilid para paglagay mamaya ng cover ay lalapat siya. Tapos lalagyan ng number kasi pipicturan para maniwala yung mga official natin na ginawa natin. Yan. Number 3 port sign. So meron na tayong patunay na ginawa natin yung number 3 port sign. Ngayon pipicturan naman ni Sir Romin. Pagkatapos nito lilipat kami sa starboard. Yun naman yung gagawa namin. Ayan guys, ibabalik na namin yung cover ng bilge. Yung binubutasan muna kasi dyan namin ilalagay yung ano, yung ano nya, bolt. Ayan guys, ibabalik na namin. Ayan guys, nalagay na namin yung cover ng bilge na napalitan na yung burlap. Di ba? Sorry, hindi nyo masyadong makita kasi padilim. Pero ganun talaga. Secure na namin. Kung makikita nyo, compared kanina na sira-sira, yan, napalitan na namin, di ba? So kapag niloadan na to yung mga kargada, hindi na didiretso sa bilge kasi meron ng cover yung bilge. Yan, meron ng burlap para siyang abaka. Alright, yan guys, mahilaw, nakikita nyo siguro ako. Guys, one down. Actually, panglima na namin yan. Picture ulit. Yan, di ba? Sarado na. Lipat naman kami sa starboard. Yung sa pabor, napalitan na natin. Stribor, kung nakikita nyo, di ba? Wasak. Sobrang dilim dito guys, so nakikita nyo ba? Siyempre hindi, madilim nga eh. Ayan, di ba? Yan yung cargo hold, man. Laki no? Hindi nyo makita. Yan guys, yung sa starboard side nalagyan na ulit ng burlap. Nalagyan na ng burlap yan. Diba, bago na ulit. Yan guys, starboard side, nalagyan na namin. Secured na rin yan. Ready na for loading. Yeah. Picture. Para sinabi na natapos namin. Check, check kung merong mga dumi, basura, naiwang tools. All clear. Yan guys. Ngayon, ititesting ni Sir Romin yung ano, water ingress alarm. Pre-alarm. Yung pre-alarm, dalawa siya, yung pre-alarm nandito tapos sa taas. Yan, yan yung main. Ang purpose nito, sir, kapag halimbawa sa di inaasahan na nagkaroon tubig sa cargo hold, kapag umabot dito yung tubig, a-alarm sa bridge. Madidetect siya. Oh, madidetect sa bridge. Yan. Diba? Seawater yan, guys.
Yan. Tapos kapag mag-alarm na sa bridge, tatawag yung si third na na-receive niya na yung alarm sa bridge. Number 3, pre-received. Okay, number 3, pre-alarm received na sa bridge. So nag-alarm na mga men. Number 4, not yet received. So gumagana siya, gumagana. Pagkatapos ng pre-alarm, ito naman yung main, medyo mas taas. Siguro 1.5 meter to eh. Or 2 meters. 1.5. Around 2 meters. Na. Yan din naman yung main. So halimbawa, lalagyan ng tubig yung cargo hold. Tapos lumampas na dito yung tubig sa main, mag-a-alarm din yung main. Alarm ng water ingress. Halimbawa, may tubig tapos hindi gumana yung pre-alarm, ito yung main. Kapag umabot na dito sa main, delikado na yon. Kasi dami ng tubig yon, mataas na. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. 3, main alarm received. Okay. Okay sir, thank you sir. Number 3, main alarm received. Kung hindi tinanong, hindi tatawag. Ayan na guys. Okay yung mga alarm, yung pre-alarm at saka yung main alarm. Yan, gumagana. Gumagana, gumagana. And guys, pagkatapos i-test, ilalagay yung date ng last ng pag-test. June 2021. Yon. Tapos picture. Yon. Sup guys, tapos na naman yung isang araw ng trabaho and naisama ko na naman kayo sa isa na naman naming trabaho dito sa bulk carrier, yun yung pagpapalit ng burlap and pagtest ng mga water ingress alarm sa mga cargo hold. Yun yung cargo hold preparation namin ngayon. Wala kaming cargo hold cleaning kasi so far same cargos lang yung dinadala namin. Wala pa naman order galing sa office or sa charterer na kailangan mag cargo hold cleaning. So yan, hindi pa kami nagka cargo hold cleaning. Kaya naman after departure namin sa discharging port namin, ay after namin mag deck washing, ay yun, cargo hold preparation. And ang ginagawa namin is chine-check namin yung mga bilge. And lahat naman ng mga bilge are good condition, okay naman, lahat ng suction ay gumagana. Tapos pinalitan namin yung burlap kasi yun nga ang main purpose nun is kapag nagloading na to avoid the cargos na mapunta sa bilge. Kasi kailangan okay yung bilge kasi if ever na merong mga tubig na makapasok ay gumana ng maayos mga suction. Kasi kapag syempre malagyan ng cargos yung bilge, nahihirapan yung mga suction pipes, suction valve doon na kunin yung mga tubig. Kaya importante talaga na okay yung condition ng mga bilge natin. Alright, so after nung burlap, ay i-check naman namin yung mga water ingress alarm. Napaka-importante din yon. Kasi syempre, kapag merong makapasok na tubig sa cargo holds or merong flooding or kung ano man, dapat malaman talaga kaagad sa bridge. Kaya importante yon na dapat lahat ng water ingress alarm sa lahat ng cargo holds ay gumagana. And
lahat naman siya ay good condition and gumagana. Alright! So, yun mga men, gusto ko lang talaga i-share sa inyo. Yung isa na naman naming trabaho dito sa bulk carrier, yung nagpalit kami ng burlap, tapos chinek yung bilge, tapos nag-tinest namin yung water ingress alarm. Kaya yan! Yun lang mga men, gusto ko lang naman yung i-share sa inyo. So, dito ko na siguro tapos itong video na to mga men, kung pinanood nyo man. Hanggang sa uli, abas, syempre, maraming salamat. Kung hindi ka pa naka-subscribe, please subscribe! Malapit nang mag 600 subscribers in TV. Tulungan nyo naman ako mga men na umabot ng 1K. Please, tulungan nyo naman ako. Kaya subscribe na, alright? Subscribe na guys. Like, share, and subscribe. And syempre, like I always say, safety is fair winds and good vibes talaga palagi. Lalo na kapag nandito sa barko. Mga kabaro, kapag nasa barko tayo, good vibes talaga dapat. Good vibes lang talaga dapat. Alright? So, paano yung mga men? This is your boy, RapTV. And I'll see you on the next one. Peace!